Yung pala ang gagawin ko muna. Okay, sige, isama ko na kayo sa banyo. Hindi ko alam kung doon sa mga, how you can get through sa mga nagsasuffer pa ng depression. Good morning, guys! Good morning! So, kakatapos ko lang maligo. And yes, suit ko. Itong same. Basta konti lang yung sinusuot ko. Maligo, pasensya na dry ang aking pagmumuka. Yung pala ang gagawin ko muna. Okay, sige, isama ko na kayo sa banyo. Ayan, dito tayo sa banyo. And ito. Sinusubukan ko to. Lux Organic Rose Water Soothing Gel. Ayan. So, dahil winter dito, guys, talagang magda-dry ang iyong face. Sa Pilipinas, hindi ako gumagamit ng moisturizer. Hindi ako gumagamit during the day. Dahil nga, syempre, papawisan. Mainit. And oily skin ako. And napaka-sensitive ng aking pagmumukha. But so far, itong Lux Organics Rose Water Soothing Oil, hindi pa nagbe-breakout yung skin ko so far, ha? So, yung mga yan, nakuha ko yan sa puyat, stress, lahat-lahat na sa paggawa ng mga papeles. So, yan. Moisturize na ang aking face. And ngayon, dadako na tayo sa ating breakfast. Ayan. O, diba, ang dami. So, merong cereal na hindi ko naman to kinakain, guys. Dahil anda, sobra na. And juice. Merong bang cranberry doon sa fridge. And then, pancake, bacon, hash brown, and eggs. So, yan. Kain tayo, guys. Day 7 pa. Good eve, guys. And, ayan, ganito nakakapal yung tissue na naiipon ko. Dahil marami namang Kleenex. May isang box din silang pre-novide. Mas gusto ko itong pampunas. And ayan ang dinner natin for today. Lamb shanks na may mashed potato. Ayan. Ayan. So, kalapad ng kamay ko. And then, ito yung dessert. So, yung creme caramel. So, yun lang guys. And then, bread. So, kain tayo guys. Hindi ko mapakita ang mukha ko dahil nagtitipid ako sa damit. Pero, let's say Monday, ayun. Ayus-ayusin ko na mag-vlog sana. Hello guys! Welcome back sa ating channel. And today ay day 8 ng hotel quarantine dito sa Brisbane, Australia. And so far, so good naman. And after 1 week, dun pa lang ako parang sinipag mag-ayos. This vlog, guys, I'm hoping, pero kung hindi, of course, i-upload ko siya. But I'm hoping na sana hindi ko na siya ma-upload dahil I'm hoping na by the time na i-upload ko to, itong video na to, itong particular video na to, kasi hope ko na sana okay na. Yung open na yung borders, yung international borders, mga country, okay na sana lahat ng travel. So, just in case hindi, isha-share ko kung paano ako nakarating dito sa land down under. Sana naririnig niyo ako. Since 2017, yun yung first time kong maka-enter sa Australia. September 2017, nasa 5 Montauk pa nun ako, online tutor pa ako. So, pinapayagan pa nun ako na hindi mag-work. Kasi kahit na online siya, kahit na kahit saan, pwede ka naman magturo. Pero risky kasi, sabi ni Ron, mahirap na baka ma-detect something na gano'n na nag-work ako. So yun, nagpapaalam ako every time na pupunta ako dito sa Australia na hindi mag-work sa online teaching. Kaya din yun yung napili ko na work before. So yun, online teacher ako, or English tutor for 3 or 4 years. So, yung first time kong mag-enter dito, September 2017. So, yun, in and out na nun ako every 3 months. 3 months ako mag-i-stay dito, tapos uuwi ako, ganun. So, pabalik-balik lang dahil di naman kami in a rush. And, yun, parang kinikilala pa lang namin yung isa't isa nun. And,
andun na yung idea na gusto namin mag-settle pero hindi pa namin alam kung saan. So yun, tinitimbang pa nun namin kung sa Pinas ba o sa dito sa Australia. So kung sa Pinas, syempre mas madali yun sa akin dahil andun naman sila mother hen, mga ate ko. So okay din yun kay Ron. Kung dito naman sa Australia, syempre yung adjustment nun, ako yung mag-a-adjust. So mas easy yun kay Ron. So yun, ang ending 2019, okay, fast forward ko na, nakapag-decide na kami na dito mag-settle muna. As of now, baka dito na muna dahil nga sa sitwasyon ng Earth. So, ayun, napag-desisyonan namin na mag-apply for, kung tutuusin, pwede na kami dun sa partner visa dahil nga matagal na yung relationship namin. But we decided to have, kasi din yun din yung suggestion na magkaroon ng prospective marriage visa or yung fiancé visa, which is subclass 300 sa visa sa Australia. So May 2019 yung in-apply namin yun, nasa Pilipinas na nun ako. So yun yung pwede pa ako nun mag-entry ng isa pang 3 months sa Australia, pero hindi na namin kinamit yun. Yun, naisip na rin namin na kasi nga yung tinignan namin that time, yung fiancé visa tsaka yung partner visa, mas madaling mas maikli yung panahon nung pag-approve sa mga nakikita ko din ng mga blog ba, yung mga story nila online. So yun, nakikita ko ilang months lang na-approve na yung fiancé visa. So yun, hindi ko na ginamit yung last entry ko. Ang nangyari nun, si Ron naman nun yung pabalik-balik sa Pilipinas. So ganun. And yun yung visa ko, guys. So, ayun nga, 2019, in-apply ko. So, kala namin nasa 8 months lang o 6 months darating na. But, unfortunately, yung 8 months noon is February. Kasi front-loaded lahat. Ginawa ko na lahat ng medical, mga ganyan. Lahat ng police check dito sa Australia. Unfortunately, yun na dumating na si COVID. So, I'm sure hindi lang naman kami ang maabala ni COVID. So, lahat naman ng tao sa mundo na experience si COVID at maraming naantala. So, 2019 guys, dahil most of the paperworks, although tumutulong si Ron, ako lahat yung gumawa nung sa visa. Kasi nga ako yung nakalagin doon. And of course, ako yung, ano doon, tawag kasi doon, applicant. Ako yung applicant, sponsor siya. So, mas marami yung information na kailangan sa akin. And para mag-focus na rin doon, and dahil on and off na rin ako nun sa work. So, nag-quit na ako sa online teaching. So, kasi nga kala ko, okay lang yan. Six months, wala akong sahod. Keri naman, so yung ganyan. Kasi nga, so nagsusupport ako na, of course, kay mother hen sa bills, sa bahay, ayun, sa financial. And si Ron din yun yung nagsupport sa akin. Sabi ko, 6 months lang, sige na, kakayanan yun na. Kasi sobrang daming papeles ang kailangan. And alam mo yun, yung gusto namin matapos. And nandun na yung time na, ayun, gusto na namin mag-settle. Pero, ayun, after 6 months, end of the year nun, sabi ko, wala pa rin. 6 months na nun, sabi ko, mag-apply muna ako. So, gusto ko lang mag-apply kasi dito, pagdating dito, ang balak ko sana, kung papala rin, maging cashier. Kasi alam ko, yung cashier, kaya ko pa. Alam ko, pagdating sa physical, hindi ko alam kung kaya ko yung mga ganong work. So, nag-apply nun ako sa mall, sa SM. Na-hire naman ako nun, kaso ang naging problema dun, hindi ako sanay, kasi sanay ako sa online teaching or sa call center na 1 day lang or 2 days, alam mo na kung hired ka. Ang nangyari dun yung dalawang position, yung isa yung parang cashier sa cinema, cashier din sa toll, yung sa mga parking, ganun. Yun yung dalawang na hire ko. Ay, kasi ang nangyari, 2 weeks bago sinabi na mag-start na ako. So, kala ko kasi, sabi kasi doon sa final interview na tatawagan na lang nga. So, yun. Naghintay ako ng 1 week. Wala. So, si Ron, dahil nga
Usually, January or February, nasa Pilipinas either siya or pag galing kami dito, kaming dalawa. Yun yung parang holiday, parang break lang ni Ron sa business niya kasi yun yung time na parang lay low din doon sa business niya. So, ginagrab niya yung time na yun para magbakasyon. So, December pa lang after 1 week, wala akong update. So, sinabi ko sa kanya. And, ayun, ang bilis niya. Nag-book na siya agad. And, ayun, after another week, so after 2 weeks na nag-apply ako, doon nila sinabi na mag-start na ako. Eh, darating na nung si Ron ng ng January, end of January, tapos nakabook na kami. Mahilig kasi, yun nga, mas mahilig kami pumunta sa island, sa Pilipinas. Though, klaro ko lang, hindi siya well off, hindi ako well off, hindi kami mayaman, but we save for it. Parang yun yung reward din kasi. And, ayun, di pa rin naman ako nakakapunta sa ibang island ng Pilipinas. So, ayun, nakabook na kami doon. Kaya hindi ako nakapag-start ng work. Pero bakit tayo napunta doon? Di ba papunta tayo kung paano ako nakapunta dito? Okay. Or good afternoon, guys. So, makatapos ko lang gumawa ng video kung paano ako nakapunta dito sa Land Down Under. And hopefully, ma-upload ko siya soon. Or sana hindi. Hopeful ako na sana hindi na kailangan yun ng mga people para makapasok sa mga country. So, yeah. Ngayon, relax lang as usual. Wala namang magawa. And nasa 26 degrees yung aircon pero parang malamig pa rin. So, maaraw lang siya, guys. Maaraw siya kung maaraw pero maginaw. Kaya ako nakaganito. Ang lakas maka-Burberry, no? Pero hulaan nyo magkano to. Mura lang to, guys. Nabili ko lang to sa Apo, sa Angeles. Hindi ko alam kung alam. Apo, parang divisoria yon ng Angeles City, Pampanga. O, ayan. Tingnan nyo. Yan ang view natin. Diba? Napaka-araw. Pero ang lamig, guys. 8 days na talaga tayo kasi, oh, sinasapot na tayo. So, yan lang ang view ko for 2 weeks. Lockdown dito, pero end of lockdown mamayang 4 p.m. So, sana mamaya may mga tao na ako makita dyan. Dahil wala talaga. Ayun, may car na. Pero yan, you know, sa taas nyan, parang restaurant siya. So, yung kadarating ko lang dito, bukas siya. Pero, yung kadarating ko dito, yun din yung start ng lockdown. Parang, kadating ko dito sa room, 2 hours lang lockdown na. So, good to know na may end na yung lockdown. Mamaya-maya. So, yun lang guys. Yun lang ang ginagawa ko sa ngayon. Pero ini-enjoy ko na lang talaga dahil yun, nasa isip ko talaga na mag-work kahit na di naman ako pinupush ni Ron dahil sabi niya nga okay lang kahit di ako mag-work. Pero hindi ko kaya. Alam ko na mabuboard ako at alam ko na tataba ako lalo kung sa bahay lang ako. So, yun lang guys ang update ko sa hotel quarantine day 8. Hindi ko na video yung breakfast at lunch ko dahil for the first time umulit na siya. So, yun yung breakfast ko nung second day ko dito. Yung pork and beans na may bacon, egg, tapos yung lunch ko, yun din, umulit din. So, hindi ko na video kasi umulit lang din. So, yun lang guys. See you mamaya. Video ko kung hindi umulit ang ating dinner. Di ba yung mga Australian mahilig sa karne? Oo. Kaya nga tagal ko nang di nag-isda. Mga malalaking steaks ng karne. Hindi mahilig sila mag-barbecue dyan. Oo. Barbecue! Good morning, guys. Baroka time.
Okay naman yung lasa nito, guys, pero mas para sa akin mas masarap yung orange flavor. Hi guys, today ay day 10 dito sa quarantine again. And hindi ko alam kung halata, pero parang nagba-brown yung galing malakas atin TV. Parang nagba-brown yung buhok ko dahil super sa blow dry, hair dry. Hindi kasi ako lagi gumagamit. Hindi ko alam kung dahil doon, hindi naman siguro dahil sa tubig. Pero yan, nagda-dry siya. So, yeah. Sana talaga. Hindi naman pwede hindi ko basahin yung buhok ko at hindi i-blow dry. At dahil tapos na nga yung lockdown, may mga nakikita na akong nakapark doon. Diba may mga nakapark na, which is good, may nakikita na akong gumagalaw-galaw. And yun lang guys, so ang time for today ay 15 minutes bago 12. So anytime soon, magre-ring, may kakatok na sa pinto para sa lunch. And ang lunch natin for today, yung nakasulat dito ay pineapple slaw with roast chicken, ganun-ganun. Papakita ko to sa inyo, pero I think naulit na siya, may nadagdag lang na pepitas. Hindi ko alam ano yun. Kahapon hindi ako ata nag-vlog ng mga pagkain dahil umulit kahapon. And ano ba? Monday kahapon, ang bala ko mag-exercise pero hindi natuloy. I feel a bit down. Siguro dahil technically kahapon August 9 ay 10 days na ako dito. Day 9 yon ng quarantine. And yun, pag nakikita ko yung staff to, yung mata niya, lalo na paggabi. Parehas kasi sila ng mata ni Billy Boy, yung aso namin. Yun, brown. So, yun. Ewan ko, nalulungkot ako. Pero yun, so far okay naman. Hopefully, maging okay yung travel next year. Kasi nabanggit ko kay Ron, sabi niya, okay next year. Pag okay na, uwi kami. Sana. Siguro ngayon palang nagsisink in na hindi ako uuwi after 3 months. Ngayon palang nagsisink in yun. Kaya naman kung kaya. I mean, entertainer naman si Ron. Pero yun nga, syempre andun yung... And bukas, birthday ni Mother Hen. So, yun, medyo down kahapon. Doon nag-video call kami kahapon dahil sa wakas, nabudol na siyang magpa-vaccine. So, yun, nagpa-vaccine na siya kahapon. So, yun, masaya. Meron na siyang panlaban kontra COVID. So, I don't think kailangan kong sabihin yung brands. Kasi, hindi talaga ako kahit na anong brands, guys. Kasi, mas mahalaga na may vaccine kahit na kesa wala. So, pati si Ron, meron na vaccine na rin siya for COVID-19. So, after nitong quarantine, magpapa-vaccine din ako, or depende kung may available. Kung wala, syempre nasa waitlist ako. Sa ngayon, hindi ako makapag-register online kasi bala ko mag-prepaid SIM muna. Dahil, ewan ko, hindi ako matipid sa mga kailangan, sa mga bagay na kailangan. Pero namamahalan ako sa plan. So, maghahanap ako online kung ano yung pinakamura na pwedeng all year round. So, yun. So far, yun pa rin yung SIM ko. Ang brand niya ay Kogan. So, kadarating niya lang kay Ron. So, doon ko pinadeliver. Yun yung pangalan, Kogan SIM card. So, lang yun. Parang trial kit. Mas yung 3 months lang ako nag-i-stay dito. Yun yung gamit ko kasi $5 lang siya, guys. Kasama na lahat ng shipping. Good for 1 month na siya. Baga, magkano lang yun sa atin? 200 pesos. Tapos unlimited calls na meron ka pang 40 gig of data. Diba? Lagi kaming umaalis nun. And si Ron, guys, old school siya. So ngayon palang magkaka-wifi sa bahay. Ako din yung mag-aasikaso nun. Kasi meron lang siya. Yung binabayaran niya, ewan ko din, pero yun lang yung plan ng company na yun. I mean, sikat yun na company dito.
Kasi yun lang yung wala nang ibang ganong plan, guys. Expired na yung ganon. Kumbaga sa kanya na lang. Yung USB, ano ba yung sa atin? Yung sinasaksak, yung broadband ata stick yung tawag nun sa atin dati. Kalimutan ko. Pero ganon pa yun sa kanya, guys. And ginagamit niya lang yun sa laptop niya. Eh, pwede namang i-hotspot yung phone, diba? Pero yun, meron kasi siya dong isang lumang laptop na merong parang Microsoft Access. Nakalimutan ko anong application yun na hindi malipat sa bago niyang laptop. Pero yun, ayusin namin na ngayon Gmail, na ililipat na lahat ng contacts niya doon sa Gmail niya para magkaroon na ng wifi, dahil ang binabayaran niya ay $60 for 5 gig of data a month. Biro yun, guys. $60 dito, ano yun, 2,000, mga ganon. Humigit ko mo lang 2,000, di ba? Mahal-mahal, 6 gig. At more than 5 years niya na yung gamit, guys. Di ba? Ano kasi, yung nandito ako before, yun nga, dahil nga, puro kami ganon. Saan ba tayo titira? Yung mga pag nandito kami, masaya kami. Pag nandun kami sa Pilipinas, masaya. So, yun, ngayon, syempre, yan, magsisettle in kami dito. Magsisettle kami sa Australia. For now, ayun, mag-a-apply na ng wifi. So, yun ang story. So, kaya ngayon kailangan ko pa ng maraming data, which is $5 for 40 gig, diba? And, meron pa naman siguro akong at least 1 month bago makahanap ng trabaho. Sana makahanap. And, ayun, once na mag-start na ako mag-hire, kung ano man yung number ko na yun, na gagamitin ko, yun na yung pang forebs ko. So, kumbaga, kasi pwede namang i-transfer dito, guys. Kunyari, kumuha ko ng SIM card na yun, and balak kong maging kagaya kay Ron na postpaid, yung kumbaga may plan, pwede mong i-transfer yung number na yun. Kasi yung number na yun, guys, nandun lahat, hindi naman lahat, pero nandun yung key information mo, like nandun yung address mo, yung passport mo, o kung anong nilagay mo dun, driver's license, nandun, guys, kaya matatrack nila sa phone number. Yun ang plano ko sa aking number. Baba napunta dun? Ayun, sa number, kasi nga wala pa akong phone number, kaya hindi ako makapag-register online doon sa vaccine. Yan, humaba na, guys. Pasensya na. Minsan pag may sinasabi ako, tapos meron akong na-insert na info na, yun, kailangan ko lang, feeling ko, kailangan kong explain. So, sana hindi ganun humaba. And, yun, antay-antay tayo ng lunch, guys. Nandito na ang ating lunch, guys. So, yun, sabi ko na umulit. So, chicken na may orange, na may pineapple. Masarap to, actually. So, sa ilalim niyan, guys, puro vegetable lang yan. And ito, pwedeng papakain. Diba, nakabalat na buto ng pakwan. Ay, buto ng bakwan. Buto ng kalabasa. And then, apple. Ito, masarap to. And then, water. Tapos, ito, may pasenso sila dito ngayon. So, ito ang gagawin ko for today. Kailangan ng census. Mandatory daw. Pati yung mga naka-hotel quarantine. And, diba, ang dami ko ng mga hindi kinakain, guys. Kasi sobra. So, yan. Nakapain sa lalim. So, yun lang, guys. Kain tayo ng lunch. Hi guys, so technically day 11 na, pero day 10 pa rin dahil, okay, 12:17 ng madaling araw. So, wala lang, gusto ko lang mag-document and share dahil hindi rin ako makatulog. So, kanina, yung aking dinner ay yung salmon. Hindi na ako nagsalita doon dahil lahat ng pagkain doon sa package na yon, ano, lahat malamig. Hindi naman yung nangyari, siguro twice pa lang yung nangyari. Siguro, ano, nahuli yung floor na ito na ma-distribute yung dinner. So, okay naman, pero dahil nga sobrang lamig, so tinis ko na lang kainin yung, ano, salmon. Ayoko naman, wala ko sa mood na mag-cup noodles, ganun, dahil nga, isda yun, gusto ko ng isda. So, yun, kala ko okay, pero
pangit pala pag malamig yung ganun. So yun, nag-LBM ako ng 3 times. Ngayon, medyo okay na ako. Sinabihan din ako ni Ron na tumawag sa receptionist. Sabihin yun, pwede naman nilang palitan. Pero alam mo yun, alam yun guys, yung nakakapraning. Dahil sabihin ko kung nag-diarrhea ako, baka ano, more COVID test, mapatagal pa ako dito. Pero ayun nga, hindi naman ganun. Praning lang ako, guys. So, kung kayo nangyari yun sa inyo in quarantine, mas maganda kung ano, kung ipaabot nyo sa kanila. And, ano lang, guys. Gusto ko lang i-share. Yun nga, dahil hindi ako makatulog. And, parang nag-flashback yung mga nangyari because of the pandemic. And, ayun, alam niyo, maraming nangyaring hindi maganda, pero marami ding nangyaring maganda sa life ko. Sana ganun din sa life niyo. I mean, more on good sana. Tito, birthday na ni Mother Hen, August 11 sa Pinas, hindi pa. 2 a.m. dito yung alas 12 or yung August 11 ng Pilipinas. So, di ako makatulog. Siguro dahil doon, syempre. Parang the past 2 years, umuwi ako sa Pilipinas 2019, tapos 2020 kasama ko si Mother Hen sa birthday niya, kaya yun, medyo nakakasad. Yung kanina, dahil nga ayun, siguro dahil nga hindi maganda yung pakiramdam ko, so parang bumalik yung, nagkaroon ako ng siguro konting trauma yung ang nagkasakit ako last year April, so hindi naman ganun, siguro hindi lang maganda yung pakiramdam ko, so nag flashback and andun yung idea na mag-isa ako, and bumalik yung parang hint ng depression na gising ako, hindi ako makatulog, talagang gising na gising ako, pero may mga pumapasok na ideas sa isip ko na para akong binabangungot. Hindi ko alam kung na-experience niyo yun, guys. Na gusto kong kumawala doon. Nagising ako, ha. So, yeah. I am grateful na na andun yung faith ko. So, yun. Nag-pray lang ako and yeah, I'm grateful na I'm okay now and gising ako sa katotohanan. So, yun, guys. Yun lang. Day 10, sasabi kong nasusubok yung mental health ko, but gusto ko din i-document na I know na kaya ko. And if you have suffered depression, maganda kung magdala kayo ng something. Hindi ko alam kung dun sa mga how you could get through sa mga nagsasuffer pa ng depression. Pero mas maganda syempre mag-consult sa mga professionals. And yun dun sa mga nagsuffer and naka-cope up na. And magka-quarantine lalo na ganitong katagal. It's good na may dala kayo kung paano. May dala kayo na something na magre-remind sa inyo kung paano nyo nalabanan yung depression. Yun. So, sa akin, of course, yung family ko, si Ron, ang aking faith, and si Billy. So, ito, dala ko tong stuffed toy na to, although yan, mukha siyang pambata, but yeah, kamukha niya kasi yung aso namin, si Billy. And, yun ang masasabi ko, gusto ko lang i-document to. Alam niyo yun, nalulungkot ako yung naalala yung depression, but at the same time, parang tears of joy, dahil nga, nalagpasan ko yun. Alam niyo yun? Yung babalik at babalik. Like, kanina lang parang bumalik sa akin. So, yun. Yun lang. Gusto ko lang talaga i-document to say and to remind myself and to share that we have, patak ng English, na every day is a blessing talaga. At lang, grateful lang ako, guys. Andiyan, alam ko yung itsura ko pangit dyan. Pero, yun. At i-share ko na rin ang mga remedy ko kanina. So, ito yung tabi ko. Gabi-gabi.
ito, ginamit ko lang siya no first week dahil nga nilibago ako sa lamig dito. So, tumataas yung temperature ko. Pero, lagi namang below 37. So, lagi yung 36, around 36 lang. Tapos, ayan, lotion dahil winter dito. Kita naman parang nag-dry. Pero, hindi pa ako naglagay. Kakagas ko lang. So, ayan. Lip balm. And, ito guys, kung lagi kayong may empacho kagaya ko, lagi kayong bloated. Hindi naman bloated, pero yan. Pag sumakit siya nyo. Ayan, Acetate de Manzanilla. And, ayan, sakit sa ulo. Or pampatulog, kating ko. Tubig. And wala na akong face tissue. So, marami akong toilet roll. So, ayan. Kumuha ako yan. And, yun lang, guys. So, yeah. Sinare ko lang ang ending ng day 10. So, ayun. Siguro ganun nga. Ang pinakamahirap talaga, alam mo yung malapit ka na sa finish line. Finish line ng quarantine. Siguro, yun, nasusubok. So, at ang bagal pa ng internet dito, guys. So, hindi ako makapag-video call. Talagang on and off. So, yun lang, guys. Salamat sa pakikinig. And to anyone who's suffering. So, kung sino man ang nagsasuffer or alam niyo may nararamdaman na agam-agam or wala, nalulungkot sa life, ganun, or nade-depress. So, yun, ang ma-advise ko, it's really good to talk to someone just to open up. Alam mo yung taong makikinig sa'yo. Don't be afraid na i-judge kanila dahil yung talagang mga taong magsusupport sa'yo, hindi kanila i-judge like your, kung meron kang best friend, meron kang close friend, family, o yung jowaers mo, or kunyari ganito, ang ginagawa ko before, meron akong, although andito pa rin naman, pero tamad ako mag